Unang-una, isa sa pinakamaraming kaso na aming napakinggan ay tungkol sa pera. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po si Jeffrey, isang miyembro ng Lupong Tagapamayapa dito sa aming bayan. At sa kasalukuyan po, ako rin ang Pangulo ng Federasyon ng Lupong Tagapamayapa dito sa aming bayan. Ngayon, bakit po sa video ito, ganito ang aming background. Nagkaroon po kami ngayon ng team building sa barangay. At naisipan ko na magandang pagkakataon nito na nagkita-kita kami ng mga miyembro ng Lupon at makagawa ng isang video tungkol po sa karanasan ng aming mga Lupon sa paggawa nila ng kanilang trabaho sa barangay. Kaya po itong aming setup na ito ay outdoor, nasa isang team building activity dito po sa Sariaya, Quezon. Ngayon po, if you are new to my channel and interested sa mga bagay-bagay tungkol sa katarungang pambarangay, please consider subscribing to this channel, at para sa mga susunod po na video ay kayo ay ma-update. Dahil ito pong video ito, sabi ko nga dati, ay tungkol po sa katarungang pambarangay, atin ding i-feature ang buhay ng mga Lupon, atin pong bibigyan ng linaw yung ibang mga batas para po sa... this is one way of sharing our experiences dito po sa aming o sa ating pagiging miyembro ng Lupong Tagapamayapa. Isang magandang umaga po. Ako po ay si Justice Bob Benkia. 2017 pa po ako nung ako ay nagsimula maging miyembro ng Lupong Tagapamayapa. Sa limang taon ng aking paglilingkod, nakita ko ang pinakamalaking susirani ng aking mga kasing ngayon. Unang-una, isa sa pinakamaraming kaso na aming napakinggan ay tungkol sa pera. Lalo't lalo na ang di pagbabayad ng utang o installment o ipinangakong pagbabalik ng hiniram na pera. Ang ikalawang problema po ay ang pagbabangayan ng mga kakapitbahay kahit na sila ay magkakamag-anak. Ang hindi ko makalimutan ay may dalawang kabataan na idinulog ang problema. Yung isa po ay kinasuhan sapagkat pinagpala siya. Pinalo siya ng pala alas 3 ng umaga. Hindi ko po maiintindihan kung bakit dapat tulog na. Pero gumawa pa ng problema. Yan po ay isa ilan lamang sa mga exciting na mga yugto ng aming pagdinig upang mapagsama, maipagbabalikan, mapagkakamayan ang mga hindi nagkakaunawaan sa barangay sa pinag. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Magandang umaga po, mga kabarangay. Ako nga po pala si Justice Edward Adya ng Lupon ng Barangay Santo Domingo, Bay, Laguna. Sa akin pong pagiging Lupon sa 5 buwan, sa mga na-experience ko, yung mga pinatatawag sa barangay para umatin ng patawag ay hindi namin malaman kung anong kadahilanan nila kung sila nakakadalo sa hearing sa barangay. Kung ba nakakapanghinayang na nagbibigay kami ng, naglalaan kami ng oras, umaabsent sa, o nag-half day sa trabaho para lang
matinig ang kanilang mga reklamo or sa bawat isa, pero sa kanila ay parang hindi nila binibigyan ng pagkakataon na madinig yung kanilang mga paliwanag o argumento. So ayun lang po sa pagiging justice. Bago pa lang po, naway marami pa po ako matutunan. Di ba dapat pag lupon ka, mahaba ang pasensya, no? Ayun ang kailangan natin eh, yung mahaba pasensya. Yun ang kailangan po bilang lupon. Dahil baguhan, yung haba ng pasensya, yun nga sa hindi nyo pagdalo, papatawag ulit namin kayo. Talagang mahaba ang pasensya. Ayun po, ganun na talaga. Oo nga. Kasi nga, ang ating objective dito, amicable settlement. Yung pagkakasundo ng ating mga kabarangay. Kaya, taste lang. So, yun lang po. Maraming salamat. Salamat po, salamat. Ako po si Nemia Bueno. Lupong taga Pamayapa, Santo Domingo. Ay, mapating sa inyo ngayong araw na ito. Ang isang magandang araw. Ako po ay almost 5 years na dito sa Lupon. At sa dinami-dami po ng aming mga kasong hinawakan, ay mas marami po kaming natutulungan at nalulutas kaysa sa aming na i-refer sa court. Meron po akong isang kaso na nagustuhan. Ito po ay tungkol sa isang magkakapitbahay o yung magkakamag-anak din. Doon sa kanilang pagitan, tenderos ng kanilang lupa at tahanan. Ito po ay ilang beses namin hiniringan. Subalit, naayos po namin sila dahil pinuntahan po namin mismo yung lugar at tinignan namin kung alin ang tama na sundin sa kanilang pinagtatalunan. Maayos naman po namin itong naayos at ako'y natutuwa dahil kung sa mga kamag-anak at kapitbahay ay hindi na sila magkakaroon ng problema at hindi na si kahit kamag-anak hindi na nagkakaroon ng samaan ng loob dahil meron na silang magandang relasyon tungkol sa kanilang mga lenderos. Yun po siguro ang isang napagagandang hindi ko nalilipan. Bilang lupon po, ano ang pakiramdam nyo nung naayos nyo yung problema? Natuwa po ako dahil ang magkakamag-anak ay nagkasundo, nagkaiso sila, at nagkaayos naman sila at nagkatuloy. So yung ending, edi happy ending. Happy together ang mga magkakamag-anak. So yun po ang isang napagagandang nangyayari dito sa amin sa lupon.